Marami sa ating mga Pilipino ang gusto talagang maging isang dual citizen sa bansang Canada. Kaya marami ang nag-apply nito kasi gusto nila na makuha ang benefits sa bansang Canada at sa bansang Pilipinas. At damang-dama pa rin nila ang kanilang pagka-Pilipino. Kaya ano ba talaga ang pros and cons ng pagiging isang dual citizen sa bansang ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya stay tuned. I'll be right back after the short introduction. Ng videong makabuluan, di ka nagkamali ng channel na pinuntahan. Ano pang hinihintay, halika't simulan natin talakayan para sa bagong kaalaman. Mga tips and advice sa vlog ko, i-check mo. Check mo. Yung nagustuhan ni like and share mo sa mga kakilala kapatid ng friends mo, para malaman na mayroong buhay dito sa Canada. Gets mo? Very challenging talaga ang pagiging dual citizen sa bansang ito, at maganda din ito sa isang OFW dito sa Canada dahil may enjoy niya ang both benepisyo sa Canada at Pilipinas. Ako ay nangarap din ito balang araw para malaya akong makauwi at makabalik sa bansang ito. At pag may sapat na ipon, makakapundar naman ako ng ari-arian sa dalawang bansa. This time is pag-usapan natin ano ang ibinibigay ng mga benepisyo ng isang Canadian citizen sa bansang ito. Mga benepisyo ng isang Canadian citizen sa bansang ito. Number 1, pwede silang bumoto. Number 2, pwede silang makapagpili ng trabaho anong gusto nila, at pwede rin silang makapag-aral sa bansang ito. Number 3, magkakaroon sila ng Canadian passport. Number 4, yung mga anak na dito pinanganak ay automatic na magiging Canadian citizens na rin. Number 5, no need to renew immigration documents. Number 6, never have to worry about losing their status. Unlike sa PR na pwede silang ma-deport pag may mga mali silang nagawa sa bansang ito. Pero pag Canadian citizens, kailangan i-process pag may mga mali silang nagawa sa bansang ito. If you want to know about the process sa pagiging isang Canadian citizen sa bansang ito, I have my vlog na sa screen. Pwede niyo siyang panoorin if you have time, kasi step by step na-explain ko paano magiging isang citizen ang isang aplikante sa bansang ito. Kailangan mag-process siya ng papers niya from PR down to Canadian citizen. So sana mapanood niyo yan, at least you will be having an additional knowledge with regards to this matter. Tukuyin naman natin ngayon ang isang benepisyo na ibinibigay ng isang Filipino citizen sa ating bansa. Mga benepisyo ng isang Filipino citizen. Under RA 9225, they may enjoy full civil, economic, and political rights sa batas natin sa Pilipinas. They have the right to travel with Philippine passport. They have the right na makabili sila ng mga properties sa Pilipinas. And then they have the right, kung gusto nilang magnegosyo sa Pilipinas, they can establish their businesses sa lugar natin, ay pwede yan. And then pwede nila i-practice yung profession nila as long as approved ng PRC natin. At saka sa mga lawyers din naman, as long as approved ng Supreme Court. Ito yung kabaliktaran dito sa bansang Canada, kasi kailangan na ano yung profession natin sa Pilipinas, kailangan is mag-aral tayo dito sa Canada para ma-approve, para bigyan tayo ng permit na ma-practice natin ang ating profession. So kailangan pa nating mag-aral kasi may mga equivalent yung education natin sa Pilipinas. And then pwede nyo panoorin yung vlog na ito para at least alam natin kung ano yung mga equivalent ng mga profession nyo sa Pilipinas dito sa bansang ito. Nasa screen, sana makatulong yan. At least you will have an additional knowledge para
pag nandito na kayo, aware kayo na yung education natin sa Pilipinas ay hindi enough para i-practice natin dito. So, kailangan talaga natin mag-aral. And then, kailangan natin kumuha ng permit dito sa bansang ito para ma-practice natin yung profession natin sa Pilipinas dito sa bansang Canada. Mahalaga talaga sa isang OFW na alam niya yung function niya sa dalawang bansa, lalong-lalo na pag gusto niya talagang mag-apply as dual citizen dito sa bansang Canada, kasi hindi nawawala sa isang OFW ang pagka-Pilipino niya kahit na nandito na siya sa Canada. Kaya dapat alam na alam niya ano yung mga gagawin niya, ano yung mga functions niya na dapat gawin para hindi siya malito pag nagiging dual citizen na siya sa bansang ito. This time, alamin naman natin ang mga pros and cons pag ang isang OFW ay magiging isang dual citizen na sa bansang ito. Kaya importante ito para at least aware siya ano yung mga maganda at hindi magandang maidudulot nito. For pros, they can buy properties of both countries. They can get both the benefits being given sa dalawang bansa. Number 3, they can have 2 passports, Canadian and Philippines. Number 4, dual citizen enjoy the certain benefits na pwede silang manirahan at makapagtrabaho ng malaya sa dalawang bansa. Number 5, pwede silang magnegosyo sa dalawang bansa. Dual citizen may also vote overseas in the Philippine national election mula sa presidente, vice president, senators, and sectoral representative. This is in accordance with the provisions of the Overseas Absentee Voting Act of 2003. And this is for cons or disadvantages. Number 1, potential for double taxation. Number 2, long and expensive process for obtaining dual citizenship. And number 3, you become bound by the laws of two nations. So dalawa yung obligation ng isang dual citizen sa bansang Pilipinas at sa Canada. Yes, for all that. Importante talaga sa isang OFW na alam niya yung functions niya pag gusto niyang maging isang dual citizen sa Pilipinas at saka dito sa bansang Canada. And then marami sa ating mga Pilipino na mas pinili nila na maging isang permanent na residente sa bansang ito. Marami din sa ating mga Pilipino ang gustong maging isang Canadian citizens, pero mas marami din ang gustong magkaroon ng dual citizenship para open sila sa pag-uwi ng Pilipinas at pagpunta dito sa bansang Canada. At ang maganda dun ay magkaroon siya ng ari-arian dyan sa Pilipinas at magkaroon din siya ng ari-arian dito sa bansang Canada. So yun talaga yung usually na hinahabol ng mga OFW natin, bakit gusto nila maging isang dual citizen. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana maninatutuhan kayo sa vlog natin today. Thank you for watching, guys, and have a great day. Until next time, follow.